Hello po, isang magandang araw po sa inyong lahat. Saan man po kayong lugar naroroon ngayon. Ako nga po pala ulit si Ran Santos at meron po akong mahalagang i-share sa inyo regarding po sa boarding pass, sa mga magbabakasyon, sa mga palabas po ng Kuwait, kung ano po yung mga kinakailangan ng mga dokumento at para hindi na po kayo kabahan dahil marami po nagsasabi na kailangan yung ganito, kailangan yung ganyan. So ngayon po, personal experience ko, andito na po ako sa Pilipinas. I-share ko po sa inyo kung ano po talaga yung mga eksaktong mga dokumento na hiningi sa akin at awa ng Diyos ay nakauwi dito sa aking pamilya. So papunta na po tayo dun sa pinaka aeroplano na sasakyan natin papunta ng Manila. Okay, yan ay transit. So bago ko po simulan agad-agad, hinihingi ko na po ng pasensya sa inyo kung ano man pong mga kakaibang tunog ang maririnig ninyo. May tahol ng aso, may sigaw, okay, may tricycle na dadaan. Siyempre huwag na po kayong maarte dahil nasa Pilipinas po ako. Okay, so start na tayo. Pagpasok po natin ng airport, siyempre medyo mga alanganin sa kanilang mga bagahe. Mga karton ang dala tulad ko. Huwag po kayong mag-alala, any kind of box are okay. Hindi po kinakailangan na branded ang inyong box. Depende po yun kung sa airline ninyo, kung ilang kilo po ang allowed sa inyo. So sa akin po, ang airline ko po na sinakyan is Etihad. Ang kailangan ko po ay dalawang luggage, 20-20 po ang size. So magkaiba po yung box ko na size. Basta po pasok sa banga ang dimension ng inyong box, okay na okay po yan. At saka yung kilo ninyo, umabot nga po hanggang 21.5 yung isa kong box eh. Tapos yung isa is 20 something. Hindi naman siya talaga saktong-saktong 20-20. Pero okay naman po. Alright, ang dimension po na sinasabi ko is 70 ang taas, 60 ang lapad. Okay po yon, kahit mababa siya, kahit mataas, basta pasok po yung inyong timbang. Okay? And then, kapag papasok na po tayo sa check-in, we do two kinds of check-in. It's either mag-online check-in ka. Yung online check-in po kailangan 3 hours before your flight, makapag-check-in ka. Anong maganda mabibigay sa atin ng online checking? Okay, punta lang po kayo sa airline ninyo, then pwede na po kayo doon mag-check-in. Kasi po pagdating ninyo sa airport, mas maiksi po yung pila ng check-in. Kasi bibihira po yung mga tao na gumagamit nun. Okay, ang kagandahan lang po doon, mabilis ka lang sa pila. Pero, same lang din po ng process. Okay? So, tulad nung ginawa ko, nagpunta na lang po ako doon, hindi po ako gumamit ng check-in na, check-in online. Hindi po ako gumamit noon. Nagpunta po ako doon, at ito po yung mga kinailangan kong papeles na maipresenta bago po tuluyang makapasok ang aking mga bagahe. So, I presented my passport, civil ID. Okay? Kung wala civil ID, yung iyong Kuwait mobile ID. Kailangan lang po na parehas ang passport number na nandoon sa iyong civil ID or Kuwait mobile. Kasi kung nag-renew ka, kailangan po yun ma-update. Yun po ang number one na tip. Kasi po, based on my experience, meron pong hinold doon na kabayan natin dahil yung kanyang passport ay nirenew ng kanyang employer. Pagka-renew, nabigay po yung bagong civil ID. Okay? Pero yun nandun po sa kanyang civil ID, hindi po updated kung ano po yung bagong na-receive niya na passport number. Kaya kailangan po, tandaan nyo kapag nag-renew kayo ng inyong passport, kailangan nyo pong i-update.
Okay, yung inyong mga credentials para yun po yung pumasok sa inyong mobile ID or yung civil ID. Ang civil ID po yan po yung hawak natin na visa. It's either 20, 22, 20, 18, and 22. Okay? Next, immune copy. Yung immune copy po natin, yun po yung details natin kung kailan tayo nakapagpabakuna. Anong buwan, anong araw, anong taon, anong tinurok sa'yo, kerosene man yan or Dettol. Hindi po yan, no? AstraZeneca or Pfizer. Or at saka yung lugar kung saan tayo nabakunahan. Okay, makikita po yan sa immune app. Or pwede rin po yan makita sa ating Kuwait Mobile ID. Mas maganda po kung meron kayong maipakitang nakaprint. Okay, ganito po yon. Sa case ko po, hindi po ako makapasok sa immune app. Kasi po, expired yung aking contact number. So, kailangan po kung ano yung ni-register ninyo nung nagpabakuna kayo para sa COVID, kailangan po yun yung details na hawak-hawak ninyo. Unlike my case, na-expired po yung contact number ko, so hindi ko po siya na-update. So, kailangan nyo din pong i-update yon. Pati yung inyong passport, kung bagong renew, kailangan nyo pong i-update doon sa inyong immune. Okay? Next. Kailangan po ninyong ibigay ang inyong ticket para mabigyan kayo ng boarding pass. Ito pa po ang isa. Meron din pong na-hold doon. Okay, dahil magkaiba po yung ticket boarding pass niya na binigay doon sa kanyang passport name. Kaya maging aalisto po tayo. Siyempre, hindi naman po nila yung sinasadya. By mistake, napipindot po nila yung keyboard nila na mali yung letter. Kaya tayo na lang po bilang concerned citizen, dahil ikaw naman yung magta-travel, bago ka umalis sa linya, hayaan mo yung nag-aantay sa'yo sa likod. I-check mo lahat yung details mo. Kasi kapag nasa Abu Dhabi ka na or nasa transit ka na, mas mahihirapan kang mag-update. Okay? Yun po. And then, present your One Health Pass photocopy. And then, yung staff po na mag-asikaso sa inyo, mapasok na yung inyong mga bagahe sa loob, they will tell you that you are good to go. So, pupunta po tayo, papasok na tayo, papunta na tayo ng immigration. Okay. Pagpasok po natin doon, i-scan yung ating mga hand carry. So, sa iyong katawan, ako po, na-hold ako. Kasi po, meron akong relo at meron akong susi sa bulsa. Kaya, pinaset aside muna ako, pinatanggal muna ako anong bakal ang meron ako sa katawan. Kaya mga kababayan, kung giliw, wag na po muna kayong magrelo. Or may mga susi kayo, may mga maliliit kayong nail cutter, huwag nyo na pong ilagay sa inyong mga bulsa-bulsa. I-clear nyo po. Okay? Para hindi na po kayo masyadong maabala. Number one yun, relo, belt. Huwag na kayo mag-belt. Okay? Tapos, yung mga susi ninyo, ganyan. Siyempre, hindi may iwasan. May mga susi tayo na kaligtaan natin. Or mga barya-barya, mga feels. Okay? And then pagdating po doon sa immigration, mabilis na mabilis lang, they will ask for your passport. Mas maganda mag-greet ka, salam alaikum or how are you sir, how are you ma'am, ganon, para magaan yung tingin nila sa iyo. Huwag aanga-anga kasi sisigawan ka doon. Okay, present your passport and your civil ID. They will ask for that. And then pagpasok na tayo sa immigration, hanapin natin ang gate nang matatagpuan sa ating boarding pass. Okay? Magbasa-basa ka ng ticket mo, hanapin mo ang iyong gate. Pagdating doon, waiting ka. Or halimbawa, bukas na, dire-diretso ka na. Hindi masamang bitbitin si tanong. Basta magtanong ka, baka maiwanan ka ng eroplano mo. And then kapag nandun ka na sa gate mo, hihingin sa iyo ang iyong boarding pass, nakatunayan na ikaw yon, at yung iyong passport. Then, tuloy-tuloy na yon. Punta ka na ng eroplano. Pagdating sa eroplano, they will ask for your ticket, boarding ticket. Kasi po, si stewardess, hinahanap niya yung iyong boarding ticket para maturo niya sa'yo kung saan ka didiretso na
lugar. Kasi 'di ba A B C D E F G, kasunod niyan yung mga number para mabigay niya sa iyo yung iyon tamang location. Okay? They will not ask for your passport. Keep it inside your bag. Mas maganda po kung nasa isang bag lang yan, nasa hand carry mo. Yung mabilis mo pong makukuha yung mga dokumento. Okay, then, nasa loob ka na ng aeroplano, sitting pretty ka na dyan. Okay? Mag-CR ka na kung kailangan mo mag-CR. Then, after a long, long way of travel, eto na po. Malapit nang lumapag, they will give an announcement na within 40 or 35 minutes, nandun na tayo sa ating destination. So, they will give you 2 pieces of paper. You need to sign for that. But, ako po, hindi ko na siya sinagutan. Kasi, para po yun sa mga may malalaking halagang dala. Okay? Merong foreign passport. And may bulto-bulto na ginto. Okay? Hindi po siya advisable dun sa mga normal na katulad ko na magbabakasyon na wala naman daladalang ganong kalalaking halaga. Hindi nyo na po kailangan sulatan nyo. Huwag kayong mga rag. Dahil po, pagpila natin dun, papakita lang po natin ang ating One Health Pass barcode. I-scan nila yon. Okay? Then, kapag na-scan nila yon, they will ask you some questions, anong pangalan mo, at kung anong airline ka. Kaya kailangan, tandaan mo kung anong airline ka para alam nila na diretso yung sagot mo at ikaw talaga yung kausap nila, no? And then, pag nakapasok ka na doon sa One Health Pass na pila, diretso na ng immigration. Immigration, yun po yung pinaka-last. Okay, mga kababayan kong giliw na magbabakasyon sa Pilipinas, ang hihingin lang po sa iyo doon ay yung passport mo at pipicturan ka. Okay? And then they will stamp your passport. And then pagkatapos niyan, you are ready to go. Exit ka na, nasa Pilipinas ka na. Okay? Ang tapos niyan, aantayin mo yung iyong mga bagahe doon sa conveyor. Tiyagain mo lang, kailangan alisto para hindi yung ibang maleta ang madampot mo. Tip ko po para sa mga may mga bagahe na dadalhin, mas maganda bigyan nyo po ng special code. Halimbawa, dikitan ninyo ng makulay na papel. Okay, lagyan ninyo ng inyong pangalan o ribbon na mabilis ninyong ma-identify na yun yung inyong gamit. Kasi po minsan may magkakaparehas ng box, minsan may mga palatandaan din sila, kaso lang hindi masyadong makita. Mga maleta na pare-parehas ng kulay. If I were you guys, ako po, hindi po kasi ako nagmaleta, nagkarton lang po ako. Okay, mas mabilis ko po nakuha yung aking mga box. Kapag naman po magmaleta kayo, make sure na may design yung inyong maleta. Kakaiba, lutang yung kulay, wag puro black. Kasi po, baka maiba po yung madampot natin. Alright? At ayan na, tapos na lahat. Nakuha mo na si iyong gamit, diretso ka na dun sa exit, at ang iyong mahal sa buhay ay naghihintay na salubungin ka. Ganito po. At tip ko lang din sa inyo, kung may sumalubong sa inyo na hindi nyo kakilala at daladala ang placard na iyong pangalan, wag na wag po ninyo ipagkakatiwala yung inyong mga dokumento or yung inyong mga bagahe. Dahil meron na naman po nangyari sa airport na sinalubong daw siya. Lalaki pa man din, galing siya ng Saudi Arabia. At meron po nag-antay sa kanya doon at binigay niya yung kanyang bagahe dahil pinapasundo daw siya. Sinundo yung bagahe niya, iniwan siya. Okay, kaya alisto po tayo, huwag agad-agad magtitiwala, mas maganda may contact talaga kayo. Dahil oo, naintindihan ko, dahil po ang airport natin sa Pilipinas nga pala, may nakalagay na free wifi pero hindi po siya gumagana. Okay, kaya kailangan gawa po tayo ng paraan na magkaroon tayo ng contact sa ating mga mahal sa buhay. At yung mga SIM card sa binibenta doon ay napakamamahal po talaga. Kaya gumawa po kayo, pwede naman kayo lumabas doon, meron kayong mabilhan sa tabi-tabi, mas maganda.
Okay? So, maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood sa akin. At siya nga po pala, dun sa mga nag-subscribe, maraming pong salamat. Ingat po kayo palagi mga kabayan. Stay safe and God bless us all. Thank you po.